Tatlong araw na ang dumaan simula na mag-away kami ni Thor. Pero hanggang ngayon, hindi ko siya pinapansin. Ganon din naman siya sa akin. Kaya nagtatrabaho na lang ako tapos uuwi din kapag uwian na. Kumakalat din sa office na may relasyon kami ni Kenji. Kahit alam ko na walang katotohanan, ang chismis na yun na hindi ko maiwasang mainis. Pero naisip ko rin na hayaan na lang. Bahala sila basta ginawa ko lang ang trabaho ko. Kasabay ko palagi ang friends kong kumain at napapansin ko din na araw-araw nang pumupunta si Jamaira sa office niya. Baka may relasyon na sila. Iniisip ko pa lang yun ay nasasaktan na ako. Hindi niya man lang ako sinusuyo. Iniisip siguro niya na kasalanan ko. Doon ka na sa Jamaira mo? Sigaw ko dito sa loob ng office niya. Wala siya kaya nagagawa akong ganito. Kakalabas lang ng mga ito ngayon. Pero nagulat ako dahil bigla na lang bumukas ang pintuan at pumasok to. Hindi ko siya tinignan pero ramdam kong nakatingin to sa akin. Shit! Rinig kong mura niya sabay labas. Ngayong araw din ay may binabang memo na mayroong magaganap na company trip para sa mga empleyado. Dahil nga naging successful ang event noong nakaraan. Bala ko nang hindi sumama dahil 5 araw ang itatagal nito. Ayaw kong iwan ang mga anak ko ng ganun katagal. Ang mga kaibigan ko naman ay excited na, pero ako hindi. Alam ko na ramdam nila na may pinagdadaanan ako, pero hindi sila nagtatanong dahil alam nila na ayaw ko rin ng pag-usapan at nirerespeto nila ito. Sisi, sumama ka na, please! Pangungulit sa akin ni Natasha. Pag-iisipan ko muna, Sisi, sagot ko sa kanya. Ang lungkot kasi kapag kulang tayo, sad naman ni Talia. Sisi, susubukan ko na sumama pero hindi pa sigurado. Sagot ko ulit sa kanila. Excited na talaga ako mag-beach. Katunayan, handa ng mga outfits ko, sabi ni Marco. Kaya napangiti na lang ako. May mga activities kasing gaganapin doon. Naisip ko bigla si Thor kung sasama ba siya. Hindi ko kasi alam kung sasama ba siya dahil hindi naman kami nag-uusap. Ayoko rin alamin. Pinasa na nila sa akin yung listahan ng mga sasama sa bawat department at need ng pirma ng CEO para sa budget kaya ibibigay ko sa kanya sa ilang araw namin na hindi nagpapansinan ay naging professional kami sa trabaho. Sir, here's the list of the employees na sasama, sabi ko sa kanya. Okay, tanging sagot niya. Bumalik na lang ako sa table ko para tapusin ang trabaho ko. Kakaupo ko lang ay bigla na lang niya akong tinawag. Miss Soto, I need to talk to the HR department. Sabi niya sa akin, okay sir, sagot ko sa kanya. Pinatawag niya ang HR department, kaya tinawag ko naman to. Pumasok na ang head nila. Miss Soto, leave us for a while. We're having a meeting. Utos niya sa akin. Okay sir, I'll get some snacks. Sad ko sa kanya. Kumuha muna ako ng merienda nila pagkatapos ay umalis na ako sa office. Ano kayang meeting yun? At hindi man lang ako sinali. Bulong ko habang tinatahak ang daan papunta sa cafeteria. Pumunta na lang ako sa cafeteria para mag-snack. Ilang araw na rin kasi akong walang ganang kumain. Ewan ko ba, pero sobrang apektuhan ako sa nangyari sa amin. Kailangan ko pa bang umasang magkakaayos kami? Habang kumakain ako ng maha blanca, mag-isa'y lumapit sa akin si Kenji. Hi, pwede ba akong sumabay sa'yo? Tanong niya sa akin. Oo naman, parang iba to. Pagbibiro ko sa kanya. Masaya kami nagkwentuhan ni Kenji. Sa totoo lang, mabait ito kaya magaan din ang loob ko sa kanya. Hindi rin naman ako nababahalang makita kami ni Thor dahil alam kong wala itong pakialam sa akin. Mauna na ako sa iyo, Kenji. Paalam ko sa kanya. Sabay na tayo. Tapos na rin ako. Sad niya. Pagbalik ko sa office ay may nakalagay na memo sa bulletin kaya nakasilip ako. Nawindang ako dahil ginawa nilang mandatory ang pagsama sa trip na yon. May deduction ang hindi sasama? Kaya yung iba'y sasama na lang kahit na masama ang loob. Ano ba yan? Sayang 5,000 sa sahod ko na sasama na lang ako, rinig ko sabi ng katabi ko. Ako rin guys, sasama. Libre naman lahat kaya sasama na lang ako. Pero ako pinag-iisipan ko pa kung sasama ba ako o hindi dahil sayang din ang 5,000 kung hindi ako sasama. Napaisip din kasi ako bigla dahil libre naman ang lahat doon at walang gagastusin. Ang dami talagang alam na si Raulong yun, nakakainis. Sa tingin ko sinadya mo talaga yon. Inis na sabi ko kahit na sa sarili ko lang naman ang kausap ko. Kung hindi kita boss, tatamaan ka talaga sa akin. Pasalamat ka talaga na boss kita. Buisit ka! Gigil na bulalas ko na hindi ko na malayang nasa harapan ko na pala siya. May sinasabi ka ba, Miss Soto? Tanong nito sa akin.
Wala po sir, kausap ko lang po yung sarili ko. Sagot ko, tumahimik naman ito at nagpatuloy sa pagpirma ng mga papeles. Para natuloy akong baliw dahil kinakausap kong sarili ko tapos napakalakas pa. Umuwi na ako sa bahay at medyo masama ang pakiramdam ko. Ang tagal ko kasing nakauwi dahil mabigat ang daloy ng trapiko. May inaayos kasi na kalsada. Kasi kumain ka na, tawag sa akin ni tita. Sige po tita, palabas na po ako, sagot ko sa kanya. Paglabas ko, inaamoy ko kagad ang masarap na luto ng bistik. Ang sarap ng ulam ngayon tita, masayang sabi ko. Masarap talaga yan dahil galing sa mahal. Ibig kong sabihin dahil mahal ko kahit alam ko na magugustuhan mo yan. Paliwanag niya sa akin, masaya kaming kumain at medyo naparami ako. Uminom din ako ng gamot para matanggal ang sakit ng ulo ko. Gusto ko rin magpaalam kay titang sasama ako. Tita, may outing po ang company't mandatory. Mawawala po muna ako ng ilang araw, sabi ko sa kanya. Okay anak, mag-enjoy ka doon at huwag mo kaming isipin dito dahil ayos lang kami, sabi sa akin ni tita. Thank you so much po tita. Paano na lang ako kapag wala ka? Sad ko sa kanya. Ay, nagdadramang anak ko. Pagbibiro ni tita sa akin. Mahal ko po kayo tita. Madamdaming pahayag ko sa kanya. Mahal ko rin kayo. Lumuluhang saad niya. Nag-ayos ako ng mga gamit ko para kapag aalis na hindi na ako mahirapan pa. Hindi rin kasi ako makakatulog kaya nag-impake na lang ako. Ngayong araw ang alis namin papunta sa Montemayor Resort. May kanya-kanyang bus ang bawat department kaya ako nakikisakay na lang sana sa accounting department. Pero sabi nila kay Thor daw ako sasabay dahil yun daw ang bilin sa kanila. Nakaramdam naman ako ng inis na narinig ko pero wala naman akong magagawa. Ang tagal niyang dumating at ewan ko ba pero ayaw ko sana talaga siyang makasabay. Mga sisi, sa inyo na lang ako sasabay, please, sabi ko sa kanila. Hindi pwede sisi, dahil kami naman ang malalagot kapag sinabay ka namin, sagot sa akin ni Natasha. Okay, malungkot na sagot ko sa kanila. Huwag ka nang malungkot dahil magkikita naman tayo doon. Sad sa akin ni Marco habang nilalarong buhok ko. Tumingin na lang ako sa kanila, hinintay muna namin dumating siya bago umalis ang bus. Ang gwapo niya sa suot niyang summer polo at short. Pero ang paghanga ko sa kanya napalitan ng inis dahil kasama na naman niya si Jamaira. Kung dati ay may miss siya, ngayon ay first name na lang ang itatawag ko sa kanya. Wala kami sa trabaho para igalang ko siya. Miss Soto, what are you waiting for, Pasko? Tanong pa nito sa akin. Sorry po, kunwaring sagot ko sa kanya. Kaya imbis na patulan siya ay sumakay ako sa likurang bahagi ng kotse habang silang dalawa ang magkatabi ngayon sa harapan. I'm super excited na talaga, Thor! Maarteng saad nito sa lalaki na sa tabi ko. Halata nga, tipid na sagot ko dito. Halata nga, pagulit ko sa sinabi niya pero pabulong lang. May sinasabi ka ba, Cassandra? Tanong sa akin ni Thor. Wala po, sir, sagot ko sa kanya. Buong biyahe ay bad trip ako dahil ang sweet nila. May mga subuan pa sila ng fries. Try this one, Thor. See, sabi nito kaya hindi ko maiwasang mapairap sa kawalan. Dahil masakit sila sa mata at sa puso, nag-headset na lang ako't natulog. Bahala sila kung anong gagawin nila, wala akong pakialam. Hindi ko namalay nakatulog na pala ako. Nagising ako nang may naramdaman akong may dumampi sa mga labi ko. Pero nang imulat ko mga mata ko'y wala namang tao. Kaya bumaba na lang ako't pumunta sa kinaroroonan ng mga katrabaho ko. Masarap bang tulog mo, Sisi? Nakangising tanong ni Talia sa akin. Siguro, sumasakit kasi yung mata ko kanina. Sabi ko sa kanya. Narinig ko naman itong tumawa ng malakas. Sana sinama mo yung boyfriend mo para hindi sumasakit ang mata mo, pang-aasar sa akin ni Marco. Kung alam niya lang nakasintahan kong dahilan kung bakit sumasakit ang mata ko. Salitang nais kong isatinig pero hindi ko magawa. Aha, break na kami noon, may mahal na akong iba. Malakas na sabi ko. Shit, rinig kong mura niya dahil alam ko narinig niya ako. Bye sisi, kita-kits na lang mamaya. Paalam nila sa akin. Sige bye mga sisi, bye din Kenji, malambing na sabi ko. Sinadya ko talagang sabihin yon para mainis siya sa akin. Buisit, rinig ko na mura niya pero hindi ko siya tinignan. Umalis na mga ito. May mga rooms kasi na naka-assign kaya mabilis lang nila itong mahanap. Samantalang ako makikisama na naman sa dalawa. Miss Soto, sa amin ang room mo, sabi nito na kagad naman kinontra ni Jamaira.
Thor, bakit naman natin kasama yan? Isama mo na lang siya sa iba? Nagmamaktol na sabi nito. Kaya nga sir, bakit kasi isasama niyo pa ako, baka makaistorbo lang ako sa inyo? Sad ko sa kanya gamit ang nakakainis na boses. My decision is final. Dito ka sa amin. Sagot niya habang nakangisi kaya inirapan ko siya. Tch, pabulong kong sabi. Let's go na nga, Thor. Hila nito sa ex ko. Kahit hindi pa kami break ay parang ganun rin naman dahil hindi kami nag-uusap. Malayo na sila sa akin. Kaya kahit nagalit na ako, sumunod pa rin ako sa kanila. Pagpasok namin doon ay inayos ko yung mga gamit ko at pagkatapos humiga na ako sa sofa. Sila na lang sa kama at kapag sila talaga gumawa ng kalokohan, asahan niya na tapos na kami at lalayasan ko siya. Sa sobrang pag-iisip ko ay nakatulog ako. Hindi rin naman ako kakain, kaya matutulog na lang ako. Tours POV. Isang linggo na kami hindi okay ni Cassie. Nagtatrabaho kami pero hindi kami nagkikibuan. Kahit gusto ko siyang kausapin, hindi ko ginawa dahil ramdam kong galit niya sa akin. Nagselos lang ako dahil kasama niya yung lalaki na yon at kumanta pa sila. May mali din ako at aminado ako doon. Hindi ko siya sinundo't masinundo ko si Jamira pero dahil na rin para maging safe ang sekreto namin. Pero hindi ko akalain na magsaselos siya at unang beses ko siyang nakitang magalit. Sa totoo lang natakot ako sa kanya. Kaya nag-isip ako ng paraan para magkabati kami at dahil may Thanksgiving party sana para sa lahat ng empleyado pinili kong company trip. Nang ipinasa niyang listahan ng budget at ng mga sasami agad kong hinanap ang pangalan niya pero hindi siya nakasama doon. Kaya nag-isip agad ako ng paraan at ginawa ko mandatory ang pagsama sa trip. Alam ko na may kasalanan pa si Jamira pero pinalampas ko yun dahil mag-best friend kami. Lagi siyang nasa office ko kaya minsan nainis na ako pero matigas din kasi ang ulo ng isang yun. Kaya hinahayaan ko na lang. Jamira, you're not supposed to be here. Cause this trip is only for my employees, sabi ko sa kanya. I know, but I'm your best friend, pagdadahilan niya sa akin. Whatever, inis na sagot ko sa kanya at sumakay na sa kotse ko para daanan si baby ko. Alam ko na ayaw niya ako makasabay pero wala siyang magagawa. Masaya ako dahil sumabay siya papunta sa resort. Kahit nabigla namang sumabay si Jamira, siya talaga sumisira sa mga plano ko. Ramdam ko na nagsiselos to kaya lalo ko akong kinakabahan. Hindi kasi ito umiimik at natulog pa siya. Nang makarating kami sa resort ay pinauna ko si Jamirang bumaba. Pero bago ko bumaba, hinalikan ko muna siya sa lobby. Gusto ko pa sana siyang halikan ng matagal dahil sobrang miss ko na siya. Pero mas pinili kong tumigil sa binabala ko. Nang nagising ito'y kasama namin ito pumasok sa room. Umangal pa ito dahil as usual, dito na naman si Jamira kahit sabihin ko na lumipat na lang siya. Ay mas gusto niya na si Cassandra ang lumipat. Hinayaan ko na lang dahil makulit to't baka matuklasan pa niya ang sekreto namin. Lumabas na lang ako talos kalahating oras na ako dito sa cottage pero wala pa rin siya. Kaya nagdesisyon akong bumalik sa room namin. Pagkapasok ko nakita ko siyang natutulog sa sofa. Kaya binuhat ko siya papunta sa kama namin para maayos siya makatulog. Hinalikan ko din siya at niyakap. Sobrang nananabik ako sa kanya at ganun din sa mga bata. Nagagalit din ako sa sarili ko dahil bakit mas inuna ko pang ego ko. Ngayon lang kasi ako pumasok sa seryosong relasyon. Kaya hindi ko alam ang mga dapat kong gawin. Simula bukas ay babawi ako sa kanya. Meron pa akong ilang araw para makasama siya. I love you baby. I miss you so much and I'm really sorry baby. Bulong ko sa kanya bago ko ipinikit ang mata ko. Cassandra's POV. Nagising ako dahil may naramdaman ako na kayakap sa akin. Minulat kong aking mata at bumungad sa akin ang gwapo niyang mukha. Aaminin ko na sobra ko siyang namiss. Kaya niyakap ko siya pabalik, siniksik kong sarili ko sa kanya. Aaminin ko na lahat ng tampo ko sa kanya ay bigla na lang nawala dahil sa yakap niya. Gumalaw ito at nagising. Sorry baby, love. Panabay namin sad sa isa't isa, napangiti na lang kami. I love you baby, sorry na, bati na tayo, please, sabi niya sa akin. I love you too, Turkey, and I'm sorry, sabi ko sa kanya. Shit, I've missed you so much, baby. Sabay halik sa akin ng mapusok, tinugon ko naman ito ng buong puso. Ngayon ay masasabi ko ng mahal na mahal ko nga talaga ang taong ito, dahil kaya niya pawiin ang lahat ng inis ko sa pamamagitan ng halik niya. Love, baka pumasok si Jamira, sabi ko sa kanya dahil nagsisimula na maglikot ang kamay niya sa iba't ibang parte ng katawan ko. Hindi yan baby, sagot niya sa akin. Isa-isa naming hinubad ang damit namin, tapos binuhat niya ako pupunta sa banyo. Binuksan niya ang shower.
Baby, I can't take it anymore. Sabi niya sa akin, wala na nga ako nagawa kung hindi magparaya kay Turkey. At ilang saglit, sabay naming narating ang sukdulan. I love you, baby. Bulong niya sa akin, I love you to love. Sagot ko rin sa kanya. Ang buong akala ko'y tapos na kami pero hindi lang isa, kundi nakatatlong round pa kami sa banyo. After 3 rounds ay nag-decide kaming ipagpatuloy ang pagliligo namin. Binuhat din niya ako papunta sa kama. Gustuin man namin mag-make love pa pero baka bumalik na si Jumaira at mahuli pa kami. Napagkasunduan din namin na tabi na lang silang matulog. Masakit sa akin makita magkatabi sila pero kailangan kong gawin. Alam ko na gusto na niyang malaman ang ibang relasyon namin pero ako lang ang may ayaw. Need kong panindigan dahil ginusto ko to. Pero habang wala pa si Jumaira ay nakayakap siya sa akin at panayhalik sa leeg ko. Baby, tabi na lang tayong matulog. Miss na kitang kayakap, paglalambi niya sa akin. Love, ako din naman, miss na kita. Pero si Jumaira kasi hindi ko pa handang malaman nilang relasyon natin. Sana maintindihan mo ko, love, sabi ko sa kanya. Ngumiti to sa akin sabay halik sa labi ko. Tinugon ko naman to't lalo naman niyang dinin ang sarili ulit sa akin. Para maramdaman ko matigas na bagay na nasa ibabang bahagi niya. Hindi na ito makatiis at pumatong na sa akin. Habang naghahalikan kami na mapusok, bumitiw lang kami nang biglang may kumatok na ubod ng lakas sa pinto. Tor, open the door! Sigaw ni Jumaira. Wait lang baby ha, bubuksan ko lang ang pinto. Bulong niya sa akin bago tumayo tinungo ang pintuan. Binuksan niya ang pinto at pumasok si Jumaira. Ako naman nagpanggap na tulog na. Tor, bakit naman tagal mong buksan yung door? Maarte ang tanong nito kay Tor. Sorry Jumaira, nakatulog kasi ako, napagod ako sa pag-drive kaya nakatulog ako. Sagot dito kay Jumaira. Okay, sorry, sabi ni Jumaira dito. Okay, tipid na sagot ni Tor. Kung alam mo lang kung saan niya napagod, baka mainggit ka? Ha ha ha, sabi ko sa isipan ko habang nakikinig sa kanila. Tor, tabi tayong matulog, sabi ni Jumaira. Jumaira, tabi na lang kay ni Cassandra, sagot sa kanya ni Tor. No, ayokong katabi yan. We're not friends. Sa'yo na lang dahil best friend naman tayo, hirit nito kay Tor. Lalo namang ako hindi rin kita gustong makatabi, alin ang isipan ko. Okay, fine, but dito na sa side ako, sabi ni Tor. Yay! Okay, Tor, good night. Sad niya dito. Hindi to pinansin ni Tor at nakating siya sa akin sa bibigkas ng mga salitang walang tunog. Good night, baby. I love you. Kaya ganun din ang ginawa ko. I love you too. Good night. Pinanlakihan ko siya ng mata dahil bigla na lang yumakap si Jumaira sa kanya. Gusto kong sumabog sa galit at putulin ang braso ng babaeng ito. Kaya tinanggal naman niya to. Sorry baby, sabi niya. Kaysa mainis ako natulog na lang ako dahil madami kami activities bukas. Hindi ko pa alam kung sasali ako pero alam ko na marami ang sasali dahil may cash prize silang inihanda. Maaga pa ako nagising ng mga alas 6 ng umaga. Naligo na ako at lumabas sa room. Nakita ko mga friends ko. Morning sis, hindi ka na nag-dinner kagabi. Ganon din si sir, sabi ni Margo sa akin. Okay lang sis, hindi rin ako nagugutom kagabi. Pagpasok ko kasi kahapon, antok na talaga ako kaya natulog na lang ako. Hindi pala si sir kumain kagabi, hindi ko rin kasi alam dahil tulog na ako. Pagsisinungaling ko sa kanila. Kung alam nyo lang na mas masarap yung hapunan niya kagabi, tanging nasa isipan ko lang. Ganon ba sis? Eh, sino naman ang katabi ni sir? Tanong ni Marco. Si Miss Jumaira po, sagot ko sa kanila. Bakit ba yan yung tanong nyo sa akin? Ready na ba kayo para sa mga games mamaya? Pagliligaw ako sa topic. Naku sis, ready na? Lalo't balita ko malaki daw ang cash prize, sagot sa akin ni Natasha. Tara na guys, ready na daw ang breakfast. Ayos sa amin ni Kenji. Sumunod na ako, tumupo na kami sa table. Bakante pa naman yung ibang upuan dahil hindi pa naman gising ang iba naming mga kasama. Good morning guys, pwede ba kami makishare sa table? Bati ni Tor sa kanila. Good morning sir, of course po, sabi namin sa kanya. Amazed naman ako nakatingin sa kanya dahil lang fresh niya at ang gwapo niya talaga. At tumabito sa akin. Nang makaupo nito'y nagsimula na ulit ang lahat na kumain. Pero itong isang ito panahihima sa legs ko. At dahil nakashort lang ako, kaya malayong hinihima sa legs ko. Binibigyan ko na nga ng tingin na may pagbabanta pero deadma lang siya. Hindi ako makakain ng maayos dahil nakikiliti ako at nakakaramdam na ako ng kakaiba sa mga pinagagawa niya. Binilisan kong tapusin ang pagkain ko para makaalis na ako dahil hindi ko alam kung makakaya kung mga ginagawa niya sa akin. Nang matapos ako ay tumayo ako. Pero nagsalita ito. Are you done, Miss Soto? Konti pa lang kinakain mo, tanong niya sa akin.
Yes, sir. Diet po kasi ako ngayon. Sagot ko sa kanya. Tor, don't mind her. Sabat naman ang kontrabida. Hindi na rin naman sumagot si Tor. Nagpaalam na kami sa lahat sa kanila para mag-ayos na dahil malapit na mag-alas 8. Nagsuot lang ako ng sports bra at short pero hindi pa ako nakakalabas nang pumasok to at pinapalitan sa akin ang damit ko. Baby, what is that? Please baby, change it. Baka mapaaway ako sa'yo niyan. Problemadong sabi niya. Ayoko, wala namang masama dito ah. Inis na sabi ko. Magpalit ka na baby, baka gusto mong mag-make love ngayon at mahuli tayo ni Jamaira dahil nagiinit na naman ako. Sabi niya sa akin at ako naman ay nakatingin sa kanya nang hindi makapaniwala. I'm possessive baby. Ang akin ay akin lang at ayoko nang may ibang nakakakita ng dapat ay akin. Dagdag pa niya. Nakakainis ka naman, hindi naman to bikinit, nasa beach tayo. Anong gusto mo, mag-jacket ako? Inis na sabi ko sa kanya. Ngisi lang ang sinagot sa akin habang palapit siya sa akin. Kaya mabilis pa sa alas 4 akong tumakbo sa banyo para magpalit. Nag-t-shirt lang ako at short. Oh, ito, okay na ba to, Torky? Shit, much better, baby. Ano yung sinabi mo earlier? Torky. Yeah, Torky. Bye! Asar ko sa kanya tapos tumakbo palabas sa kwarto namin. Naririnig kong mura niya dahil alam kong apektado siya lalo na kapag Torky ang tawag ko sa kanya. Dumiretso na ako sa place kung saan makikita. Hinintay din namin ng iba pang mga empleyado at nakita kong boyfriend ko na may inis sa mukha. Alam kong lagot ako nito mamaya. Okay lang, masarap naman yung parusa niya. Sorry po, lalandi na naman ako. Saway ko sa sarili. Nagsimula ng palarot at ang nauna ay track and field. Kami ng boss kong magkatabi kasama si Jamaira na halos patayin na ako sa paraan ng pagtingin niya, lalo na't bumulumpa si Tor sa akin. Lagot ka sa akin mamaya baby, paparusahan kita. Bulong nito sa akin. I'm born ready, Torky. Pangaasar ko pa sa kanya. Shit, baby. Tigilan mo yan, baka mahalata nila ako. Sabi nito sabay tukoy sa alaga niya. Ewan ko sa'yo, napakalandi mo. Sabi ko sa kanya, kasalanan mo yan, ang sarap mo kasi eh. Sagot niya sa akin, tumawa kaming dalawa't nakalimutan namin na nasa tabi namin si Jamaira. Guys, what's funny? Why are you laughing? Inis na tanong niya. Nating, maikling sagot ni Tor. Tor's POV. I woke up early today because last night napagod ako maliban sa long drive. Nag-drive pa ako sa piling ni Cassandra and now we're okay. Kaya naman sobrang saya ko. But I have only one problem. Ito ay kung paano ko mapapaalis si Jamaira sa tabi namin ni Cassandra. Sa totoo lang, nainis ako dahil katabi ko siya matulog kagabi. Gusto ko sanang makatabit makayakap ang baby ko. Isang linggo na akong tigang at walang make love. Kaya gusto ko sanang masolo siya. Pero hindi ko magawa dahil nandito si Jamaira. Jamaira, wala ka bang trabaho sa Manila? Tanong ko sa kanya. Wala naman, bakit mo ba tinatanong? Inis na sabi niya sa akin. Never mind, it's nothing. Sagot ko sa kanya. Sa tagal namin magkakilala, isanin ako sa ugali niyang spoiled brat. Aaminin ko lahat kami ganun. But people change, kagaya ko simula nang makilala ko si Cassandra. Halos lahat sa akin nagbago. Sa sobra kong pagkasabik sa kanya, konting pang-asar niya sa akin ay apektado na kaagad ako, lalo na kapag tinatawag niya akong Turkey. Hindi ko talaga mapigilang makaramdam ng init sa katawan. Kagaya ngayon. Turkey, tara na, punta na tayo doon. Sad niya sa akin. Just stay with me, baby. Ayaw ko na kumausap ka ng ibang lalaki doon dahil mapapaaway talaga ako. And please, stop calling me Turkey. Sumasaludo na naman si Junior kapag naririnig ka niya. Ikaw rin kung gusto mong maraming tumingin sa pag-aari mo, sabi ko sa kanya. Tara na nga, ang dami mong alam, sabi nito habang namumulang pisngi niya. Bakit ka namumula, baby? Pangaasar ko sa kanya. Sige, asarin mo ko dahil magsusuot talaga ako ng two-piece mamaya. Balik na pangaasar sa akin. Subukan mo, baby, para malaman mo. Himig pagbabantang sabi ko sa kanya. Tumawa to ng malakas. Tara na nga. Pinagbabantaan mo na ako eh. Natutuwang pahayag niya. Kaya napangiti na rin ako. Wala rin naman akong balak na lumabas. Kung pwede ko lang siyang ikulong buong araw at gabi sa silid namin, ginawa ko na. Gustong gusto ko lagi siyang kasama at bonus na yung nangyayari sa amin. Hindi man ako ang nauna, pero sisiguraduhin kong ako ang huli. Ayoko nang magsuot siya ng sexy na litaw na litaw ang kurba niya dahil takaw tingin siya sa mga lalaki.
Hindi kasi halata na may anak na siya. Kung pwede ko lang hawakan ang kamay niya ay ginawa ko na para ipaalam sa kanila na pag-aari ko siya.